Yo, what's up mga kapatid? At nagbabalik na naman si Boss Lucio. Gusto mo bang gumamit ng custom aspect ratio or custom resolution kagaya ng aspect ratio 4:3 or custom aspect ratio ng 4:3 or yung default na aspect ratio na 69 or yung landscape? At marami pa mga kapatid natin. Gusto mo bang sumubok niyan? Gusto mo rin bang matutunan niyan? At ano nga ba ang dapat na bitrate para maging consistent na malinaw yung ating live stream? At ano nga rin bang advantage niyan sa isang streamer? At kung saan magandang platform gamitin yung mga ganyang aspect ratio. So, alam ko mga patid, excited tayo? So tara, umpisa na natin. Gusto mo ba ng streaming software na hindi mabigat kumain ng resources ng ating mga PC? At ang maganda pa dito, it's kompleto pa siya. May mga iba't iba siyang mga widgets, camera effects, and voice changer. Lahat yan ay naka-built-in na dahil this video is sponsored by Prism Live Studio. Ang Prism Live Studio is napaka-powerful na streaming software na available sa Android and iOS device. And syempre, pupwede rin siya sa Windows 10 64-bit. And it's totally free. At ang maganda pa dito sa Prism Live Studio, lahat napaka-easy kontrolin. Or sabihin na natin, ito is user-friendly. So pwede ka dito mag-live stream in a multiple platform, Facebook, YouTube, TikTok, Twitch. Sobrang dami niya ring source and effects like the slideshow, audio output, beauty effects, chroma key, color panel, at mga filter LUTs. And like what I said, stable streaming ito with the minimal CPU usage and meron siyang stability broadcast the live stream without buffering. Ayos na ayos, diba? Ako, yan ang ginagamit ko sa akin live streaming kasi mga patid, sobrang ganda talaga ng streaming software na yan. At ang maganda pa nga dyan mga patid, built-in din siya sa ating mga smartphone. So, kung gusto mo niyan, nandiyan lang po ang link sa description box para sa kanilang website. Again, it's totally free para sa smartphone and PC users yan. So, yun na nga, balik na tayo sa ating topic. Custom aspect ratio or custom resolution. Sa mga nahihirapan kung ano nga bang aspect ratio or custom resolution yung pupwede sa kanila, is meron tayo mga tinatawag na 1:1 aspect ratio. Pag sinabing 1:1 mga patid, it's equal po yung length and yung height nila. So, ibig sabihin, it's 1:1. So that's why 1:1 aspect ratio. And para naman sa resolution niya, ibig sabihin mga patid, equal din. So kung gagamitin natin yung 720x720. So guys, equal. And then also kung gagamitin natin yung Sharp 1080x1080. So yan ang aspect ratio ng 1:1. Pero basic yon. Dito ngayon nagkakalituhan pag gusto maging portrait yung kanyang live stream or gusto yung 4:3 na aspect ratio. So pag ginawa natin portrait yung ating mga live stream mga patid, babalik ta rin lang naman natin yung sukat ng isang landscape na video. So ang default na landscape is 1920x1080 mga patid. Yan yung default. So kung gusto nyo maging portrait mga patid, babalik ta rin nyo lang magiging 1080x1920. So automatic na yan guys na magiging portrait na yan. So para mas magkaroon pa kayo ng idea mga patid, pwede kayo magbukas ng Google. And then guys, sa Google, search nyo lang po ang aspect ratio guide. So sa aspect ratio guide mga patid, makikita nyo po dito ang iba't ibang klaseng aspect ratio na gusto ninyong subukan sa inyong mga live streaming. So ito yung mga guide sa aspect ratio natin mga patid. Okay, makikita nyo po dito ang 1.33 or 4:3 guys, and 1:1 and etc. etc. So meron akong ilalagay na link dyan mga patid natin para mas better guide sa inyo. So ito siya. So dito mga patid, makikita nyo po dito cinematic 4K, pero mga patid, syempre hindi tayo pang 4K. So guys, may 2K, 8K, and so forth mga patid. And then guys, ibaba nyo lang siya, humanap tayo dito guys ng fit sa atin, the 720 or the 1080p. So dito sa 1080p mga patid, makita nyo po dito yung aspect ratio na 4:3 mga patid, at ito yung resolution na need ninyong ilagay sa inyong mga OBS or any streaming software. So gusto nyo ng 5:3 mga patid or whatsoever guys, ayan po yung mga iba't ibang mga aspect ratio nandito, at nandito po yung mga dedicated na mga resolution. The 720p same din guys, nandito po yung mga resolution na need po natin. So next natin, paano na natin i-apply yung mga custom aspect ratio sa ating mga streaming software sa Prism Live Studio, OBS Studio, Streamlabs OBS, anything streaming software mga patid, po pwede itong method na to.
So first mga patid, kung kayo gumagamit ng OBS, punta lang kayo sa inyong settings. And mga patid natin, punta kayo dito sa stream. So make sure mga patid natin na naka-custom service kayo dito. Dahil pag pinindot nyo po yung Facebook Live mga patid, hindi po kayo makapagpalit ng custom resolution. And then kita nyo guys dito, na-detect na po dito ni OBS or ni Facebook Live. Guys, na gumagamit ako ng different resolution. So binabalik niya ako sa 1920x1080. So which is ayaw ko kasi nga magko-custom resolution ako. So click X lang yan guys, balik tayo sa custom. And then guys, kunin nyo na lang po yung server and stream key ninyo sa inyong mga creator studio. That's it. So once na okay na yan guys, punta na tayo dito sa ating video. So guys, from the video mga patid natin, gumagamit tayo dito ng 16:9 aspect ratio. So in short mga patid, ito yung default o yung landscape na live streaming. So guys, ang gamit ko dito, it's 3840x2160. In short mga patid, it's 4K quality. Pero mga patid, wala pa namang 4K streaming kasi mga patid, ginagamit ko to pang recording. So that's why 4K yung ginagamit ko. Pero pag live streaming mga patid, maximum resolution is 1080p at 60fps. So guys, try natin magpalit. Kunyari 1080x1080. So guys, sa output mga patid, same din dapat. And click OK. So guys, once na nakita nyo yan, makikita nyo po yung aspect ratio dito sa gilid. Magpapalit na siya na 1:1. And then guys, after that, punta kayo sa inyong output. Make sure mga patid na naka-uncheck itong rescale output. Dahil pa naka-rescale output kayo mga patid, mag-i-stretch po ang inyong live streaming. So once na okay na yan guys, click apply and then okay. As you can see mga patid natin, kailangan ko ngayon mag-adjust dito guys ng ating screen dahil kanina mga patid, naka-default tayo na landscape. So ngayon mga patid natin, magiging ganyan na lang po yung ating resolution sa ating live streaming. So pwede pa kayo maglagay dito sa mga black bar, it's up to you, or pwede ninyong i-stretch yung inyong game pero papangit naman siya. So mga patid natin, discarte nyo na po yan kung paano nyo na po yan aayusin. Pero guys, ang tinuturo ko lang dito is aspect ratio. So kung ayaw mo naman ng 1:1 aspect ratio mga patid, punta mo lang dito yung website na pinakita ko. So ito mga patid, magta-try tayo ng 4:3 aspect ratio dito sa 1080. So tignan po natin itong 1920x1440. So mga patid, yan ang resolution na yan, it's 1080. So balik lang tayo dito sa OBS Studio and then guys, balik lang sa video, 1920x1440. Same din dito sa ating output. And then guys, makikita nyo po yung aspect ratio natin dito. It's 4:3 na. So click apply and then okay. So guys, nakita nyo nag-iba na naman dito guys yung ating resolution. So mas wider siya guys. Mas mukha siyang 1080p mga patid. Pero it's more on square type siya. Hindi siya talaga totally rectangle. So guys, pwede nyo ayusin yan again. It's up to you. Lagay mo yung webcam mo dito guys. Kung ano-ano pa. And so forth mga patid natin. Ganun lang po palit ng mga different aspect ratio. So next naman natin, Boss Ducho, ano ang tamang bitrate sa aming mga napiling aspect ratio? So napakadali lang naman yan guys. Okay, like what I said, ito mga patid, bibigyan ko kayo ng guide ulit. Lalabas po dyan sa screen. For the 720p resolution at 60fps, pinaka the best the bitrate, it's 3,000 to 4,500 kbps bitrate. And para naman sa 1080p at 60fps, ito naman yung 4,500 up to 6,000 kbps bitrate. Sa mga nahihirapan pa rin kung paano nila kukumputin ng kanilang mga bitrate mga patid, ayan na po yung magiging reference ninyo. And para malaman ninyo guys kung pasok dyan ang inyong bitrate, so check nyo lang po ang inyong speed test. So punta lang kayo sa speedtest.net and then mga patid, wala tayong pakialam sa download speed. So ang importante dito guys, yung upload speed. So as you can see mga patid, meron ako ditong 308 Mbps upload speed or megabits per second. So ngayon guys, katumbas niyan, it's 300,000 kbps. In short, 300,000 bitrate yan guys. So means, pasok sa akin yung any bitrate na gugustuhin ko. So guys, sana maging malinaw na yan sa mga nalilito pagdating sa kanilang mga bitrate. So balik tayo dito sa ating settings and balik tayo dito sa ating video tab. As you can see dito mga patid, ang ating resolution na gamit is 4:3 and 1920x1440. So mga patid natin, ng 1440 mga patid natin, eh hindi po talaga applicable
all sa mga live streaming ngayon. Kasi like what I said, ang highest resolution lang ng live streaming is 1080 at 60fps. So dahil 1440 to mga patid natin, automatic itong i-convert ng ating mga platform or sa Facebook Gaming na 1080p lang. So guys, dahil 1080p lang yan mga patid, alam nyo na ang bitrate. Sinabi ko na kanina, di ba? So ang lagi nyo lang tatandaan mga patid, yung dulo ng inyong mga resolution guys, okay? So halimbawa, nagpalit kayo mga patid ng 1080 by 720 and then same also dito. So mga patid, ano yung dulo? 720. So in short mga patid, ang inyong resolution is 720p. So guys, yung 720p mga patid, alam nyo na yung bitrate dyan kasi nga pinakita ko na kanina. So ngayon, punta na tayo sa topic na kung effective ba talaga or sobrang helpful ba talaga yung pagpapalit ng mga custom ratio or custom resolution sa ating live streaming. Ang sagot ni Boss Lucio dyan mga patid, it's definitely yes, but depende po sa flat form kung saan kayo magla-live stream. Kasi kung magla-live stream kayo sa YouTube Live mga patid or sa Twitch, hindi po magiging effective dyan yung mga custom resolution. Dahil yung mga taong nanonood dyan, eh talagang gusto nila yung mga landscape or yung mga 720p default or yung 1080p default or yung mga 1440p default na live resolution. Pero kung tayo yung nagla-live sa TikTok, Bigo, Instagram, or any mga patid natin na social media platform na merong portrait resolution mga patid, syempre, mas the best talaga mag-portrait or mag-1-1 or mag-4-3 aspect ratio. Dahil ang majority viewers mo is naka-smartphone. So guys, talagang effective yung ganyang mga aspect ratio. Eh Boss Lucio, eh kami nagla-live kami sa Facebook. Effective ba? Yes mga patid natin, dahil majority ng Facebook user o yung mga Facebook viewers natin, it's naka-smartphone. Hindi po lahat ng mga viewers natin eh nanonood ng naka-full screen or yung naka-landscape nanonood. Diba guys, yung iba is mahilig manood and then guys, nagbabasa sila ng comment section. So that's why kung gumagamit ka ng mga custom aspect ratio and then ikaw ay naka-portrait or 1-1 box type or the 4:3 na medyo cinematic mga patid natin ang yung aspect ratio, effective talaga yung ganong custom resolution. Even yung mga sikat na streamer ay gumagamit ng mga ganyang resolution kasi talaga mga patid, effective talaga yan sa Facebook Gaming. So yo mga patid natin, nasagot ko na po ang lahat ng inyong mga katanungan dito sa different aspect ratio or the custom resolution na po pwede natin magamit sa ating live stream. So again mga patid natin, kung medyo nalito kayo guys, balik-balikan nyo na lang po mga patid kasi fully detailed naman dito yung in-explain ko at nilagyan na natin sila ng bye-bye-bye-bye-bye part mga patid para mas lalo ninyong maintindihan. Or you can check the chapters dyan mga patid na nasa description box or yung mga guwit-guwit dyan sa timeline para mas lalo ninyong maintindihan mga patid. So yun lang mga guys, syempre mga patid, kung gusto nyo pa rin po makita ng mga streaming tips, unboxing, PC review, and guys, alam nyo na yung mga keyboard lesson, and guys, lahat ng content ni Boss Lucio. Kung gusto nyo maging updated dyan, eh don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So again, I'm Luis D. Arteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!